sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon, buong sandali tigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsingawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si Santa Clara, isang santang dalaga. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mahapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mahapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mahapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat, Aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, nasa gitna ka ng isang mapaghiwagsik na bayan. May mga mata sila, ngunit hindi nakakakita, at mga taingang hindi nakaririnig, pagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa langsangan nang nakikita nila at sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka na iyong daladalahan nang nakikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupain pag alis mo. Pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay
na nakikita nila habang pasangko ang aking mga daladalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, hindi ba't itinanong sa iyo ng mapaghibagsik ng mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko. Ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo ang pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ang pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupain iiwan niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taas ng Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na waring panang lumipad ng walang taros. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nanigbugho itong Diyos sa kanila ay nagalit na makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid, itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaba ng kanyang tipan, binayaan ang mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayan, ibinigay sa kaaway. Kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Tatayo na po tayo. Pasikatin kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito." Ipinasya ng isang hari
na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo." Sabi niya, "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kundi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos, sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabilang ilog, Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang o ginugunita si Santa Clara. Si Santa Clara ng Assisi. Si Santa Clara ay mula sa mayamang pamilya. Ang kanyang tatay ay mula sa sinaunang angkan ng mga mayayamang Romano. Samantalang ang kanyang ina ay kilala at mula sa prominenteng pamilya. Kaya't si Santa Clara ay namuhay ng marangya, namuhay ng magaang, maalwas ang pamumuhay. Ngunit sa edad na 18, sumama si Santa Clara kay San Francisco ng Assisi. Kilala niyo ba si Saint Francis? Diba? Si San Francisco ay namuhay ng mahirap. At ito yung sinamahan ni Santa Clara sapagkat ang nais niya ay makapaglingkod kay Jesus. Ang nais niya makapagbigay sa Diyos ng kanyang sarili. At ang kanyang naisip, iwan ang kanyang marangyang buhay. Talikuran ang kanyang kayamanan at pumasok sa isang kumbento para maging madre. Si Santa Clara, binitiwan ang yaman, binitiwan
ang karangyaan para makapaglingkod sa Diyos, para mahagawa ng mga kabutihan. Ito rin po yung hamon sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Tinanong ni Pedro si Jesus kung ilang beses dapat nagpapatawad sa mga taong paulit-ulit na nagkakasala sa atin. Itinama ni Jesus ang pag-iisip ni Pedro sa pagsasabing hindi makapitong ulit, kundi 70 beses pa nito. 70 beses. Bakit ba ang tao hindi makapagpatawad? Ilan lang naman yung rason? At kadalasan sa rason, ito'y pride. Pwede rin dahil galit o pwedeng hindi makalimot sa nagawang kasalanan. Yan lang naman yung nakikita kong mga rason kung bakit hindi makapagpatawad ang isang tao. Dahil kapit na kapit tayo sa pride. Kapit na kapit tayo sa ating galit at hindi natin mabitawan ang ating alaala ng lahat ng kasalanan at kasamaang nagawa sa atin. Pero kung tutuusin, kung bibitawan lang natin ang ating pride, kung kakalimutan lang natin ang alaala ng kasamaan, kung tatalikuran lang natin ang ating galit, tayo'y makakapagpatawad. Kaya naman mabigat ang laman ng ating puso, kaya naman kumukulo ang ating loob, ay dahil sa pride, galit, at alaala ng kasamaan. Lahat ito, dinadala natin. Pero kung bibitawan lang natin, walang dahilan para tayo ay hindi makapagpatawad. Mga kapatid, ang imbitasyon sa atin ng ating pagdiriwang, ang buhay ni Santa Clara at ang aral ng Ebanghelyo, bitawan ang mga masasamang bagay para tayo ay makagawa ng kabutihan. Ganon din sa ating mga sarili. Bitawan ang bisyo para makagawa ng kabutihan sa katawan. Sa pagiging asawa, bitawan ang pagiging madaldal para magkaroon ng kapayapaan sa pagsasama. Sa negosyo, para mawala ang mga bad vibes, bitawan ang panloloko. Mabigat yung araw-araw kang nangloloko para lang kumita. Subukan mong bitawan ang mga ito at sigurado ang kabutihan mismo ang lalapit sa iyo. Ito po ang imbitasyon sa atin. Sadyang may mga bagay na dapat nating bitawan para tayo ay makagawa ng kabutihan. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Ating sambitin sa bawat panalangin, Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway
hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkos maging bukwas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ama naming nasa langit, masdan mo ng may habag ang aming mga pagkakamali. Iadya mo kami sa katigasan ng puso at tulungan mo kaming maging handang makapagpatawad sa mga tinamo naming mga pasakit upang mabuklod na muli ang nagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan iyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwaran naming si Santa Clara, kami dinadalisay nito sa dating pamumuhay, ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santa Clara at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang ulat mong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Clara, pumunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, ninulwalhati ka namin.